dati paboritong libangan ang pagbabasa ng comics, pero sa pag-usad ng panahon at paglabas ng mga bagong teknolohiya, tila napag-iwanan na ito. Kaya isang grupo ng mga artist ang nagtulungan para bumuo ng isang bagong uri ng comics na kaya raw makipagsabayan sa makabagong panahon. Live mula sa Quezon City, si Bam Alegre may paandar. Pagbasa at parang mas bumagal yung takbo ng oras dahil wala yung, kumbaga, off the grid. Ito yung parehong konsepto sa likod nitong bagong tinatawag na interactive comics, yung Piko. Narito ang paanda. Sa panahong sangkatutak na ang mga gadget at digital apps, marahil hindi na kinalakhan ng ilang kabataan ang halaga ng pagbabasa. Pero para hindi tuluyang mabalot sa alikabok ang mga babasahin, nakipagsabayan sa teknolohiya ang isang uri ng interactive comics, ang Piko. Wala mang touchscreen o joystick, may pagkakataon ng mga chikiting na babasa nito para makilahok sa takbo ng kwento. Bale, maraming mga panels, mga imahe na pwedeng yung bata ang magdodrawing ng expression ng character, or meron mga blank space doon kung saan pwedeng sila magsulat ng salita. Tapos may mga comics dyan na choose your own adventure na pipili ka kung left or right panel or up and down. 20 comic book artists ang nag-ambag ng kanilang mga likha para sa comics na ito. May iba't ibang paandar mula sa fill in the blanks hanggang sa mga comic panel na walang laman. Hahayaan ng mga bata na pagganahin ang sariling imahinasyon. Tinawag itong Piko dahil naniniwala silang pwedeng pagsabayin ang paglalaro at pagbabasa. Sa Pilipinas, mas malaya na raw ngayon ang mga artist na mag-isip ng mga bagong ideya para sa comics katulad ng Piko. Dahil sa muling pag-usbong ng comics industry at maging ng teknolohiya, mas madali na raw mag-self-publish ng inyong mga akda. Ang isang madaling paraan, magdala ng ilang kopya ng inyong mga gawa at dumalo sa mga comic conferences. Sa isang taon, hindi raw bababa sa 6 ang ganito mga pagtitipon. Bahagyamang tumamlay ang industriya ng comics sa Pilipinas sa mga nakaraang taon, hindi raw sumuko ang ating mga artist at patuloy lang daw nililinang ang kanilang mga kakayahan. Sobrang ganda ng comics industry ngayon in the sense na ang daming taong sobrang talentadong gumagawa ng comics kumpara sa dati. At humahabol na ngayon ang mga publishers at nakikita nilang pwede itong industriya uli. So Jessica, itong Piko, ito ay inilunsad noong May 3. Yan yung taon ng Free Comic Book Day. Balik sa'yo, ma'am. Alam mo, gusto ko lang i-relate yung experience ko sa pagbabasa ng comics kasi sa Ilocos kami, sa La Union kami. So hindi ko first language ang Tagalog. Napakalaki ng naitulong ng comic sa akin para matuto akong managalog o magsalita sa sarili nating wika. Tamang-tama yan ngayon, Bam, kasi ang daming bata bokya o nahihirapan sa Tagalog kasi marami ng mga bata English speaking. Baka makatulong yung ganyang medium para matuto rin silang managalog. Tama yan. Pati yung love for reading na nawawala na rin ayon sa ilang mga magulang na nakausap natin. So maganda kasing experience yung comics mahulay. Tapos pwede rin silang magbasa at can spark their creativity na siguro makikita sa app, pero iba pa rin yung naka-print siya at hindi na dependent sa kuryente o anumang pag-charge, ma'am. Totoo yun. Nakakatulong din yan para ang mga bata maging medyo maging visual mag-isip. Although sa gadget, nakukuha rin nila ngayon yan. Reading, very important value na dapat nga matutunan nila habang maaga pa. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre, sa iyong paandar.